We expect nothing less basta nandyan si Kim Chu, panigurado kayang-kaya niyang buhatin kahit sino pa yung kanyang mga teammates. Kagaya nung ginawa niya last year, mga chika. So, dalawang consecutive championship na kaagad, ano? Yung nahawakan ni Kimi. Magandang araw, mga chika. Rigel po ulit, ang inyong chika patron. Bago tayo magsimula, mga chika, inahanyan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nag-trending ng mga showbiz balita. And our Magpasikan 2024 champion, congratulations, Ogi Kim, MCN Rossi! Congratulations sa Team Tuesday! So mga chika, ngayong araw nga ay official ng inanunsyo ang nagkampiyon para sa Magpasika 2024. At yan nga ay walang iba kundi ang kupunan ni na Kim Chu, Ogi Alcacid, MC at si Lassie. So kagaya ng in-expect ko, mga chika, from the start, alam ko eh na si na Kim Chu talaga yung mananalo dyan. Kasi nga, nadala nila yan, mga chika, dahil sobrang dami nilang stunts. And of course, hindi basta-basta ang stunts yan, mga chika. Buhis-buhay stunts yan. Di ba, mga chika, yung kay Ogi Alcacid? Sabi niya pa nga, eh halos himatayin na siya habang umiikot-ikot siya habang nagpa-piano. Si MC at Lassie, mga chika, na naglalambitin sa isang steel box. Napakataas. And of course, our Kim Chu na talaga namang nag-ala circus nang siya ay tumalon from the left to right swing na walang katakot-takot. Di ba, mga chika, not to mention pa yung ginawa nilang pagsayaw at pagkanta. So talagang full pack, mga chika. Kumbaga, yung performance nila ay talagang bundle. Kumbaga, nandun na lahat eh. Nandun yung stunts, nandun yung pagsayaw, nandun yung pagkanta. And of course, yung konsepto at yung tema ng kanilang performance na tigil, hinga at kalma. Na alam naman natin, mga chika, na sa kasalukuyang panahon ay sobrang totoo at marami yung nakarelate. We expect nothing less basta nandyan si Kim Chu, panigurado kayang-kaya niyang buhatin kahit sino pa yung kanyang mga teammates. Kagaya nung ginawa niya last year, mga chika. So, dalawang consecutive championship na kaagad, ano? Yung nahawakan ni Kimi. Talagang makikita natin na siya yung isa sa pinaka nagbigay ng effort dyan. Di ba nga, na-disgrasya pa siya and all. But despite of that, she still managed to execute her stunts perfectly. So, okay na okay, mga chika. And again, congratulations to Kimi, Ogi, MC, and Lassie from Chika Patrol and to all Kim Chu and Kim Pao fans. Samantala, mga chika, no, talakayin din natin, syempre, yung iba pang mga nanalo sa Magpasika 2024 tournament. Actually, mga chika, balikan natin yung ginawa kong listahan kahapon. Kung sino yung sa tingin kong mananalo. So, kahapon, mga chika, sa content ko, di ba, meron akong ipinost na nagtatanong ako kung sino sa tingin nyo ang mananalo this year. So, meron akong nirank doon, mga chika, from 1 to 5. And I rank Kim Chu's team as the number 1. So, tama tayo dyan, mga chika. Sila yung nag-champion. So, ang pangalawa na nirank ko dyan, mga chika, ay yung team ni Bong, Jackie, and Shian. And mga chika, talakayin natin, ano, kung bakit sila tingin natin, ano, na naging top 2. Well, mga chika, hindi na ako nagulat dito kasi kagaya nga nung sinabi ko kahapon, ano, dahil yung team ni Jong, nadala niya eh. Kumbaga, we all know that Jong Hilario is one of the best dancers dito sa Pilipinas. Mga chika, street boys yan. And alam niyo, sa lahat ng patimpalak, sa lahat ng mga tournaments, si Jong, mga chika, veterano yan pagdating sa sayawan. And si Jackie, isa siyang each showtime dancer. Mga chika, hindi rin papatalo yan pagdating sa sayawan. Kaya mga chika, yan yung nakikita ko eh, di ba? Yung performance kahapon ng Team Jong nung Team Friday, talagang puro sayawan, mga chika, yung atake nila dyan, ano? Puro dance moves. Actually, si Sarina nga, di ba? Yung anak ni Jong, eh, sumayaw din. So, mga chika, dahil doon, ano, na puro sayawan sila, kumbaga, veterano si Jong and Jackie doon sa linya na yon sa pagsayaw, doon nila nadala, mga chika. And syempre, si Shian, kahit na sabi niya nga first time niyang sumayaw, na-manage naman siyang buhatin
nung dalawa niyang ka-teammate. Kaya yan yung nakikita ko mga chika na reason, ano? Kaya talagang ano eh, talagang pumatong sa top 2 or pangalawang position itong ang team ni na Jong, Team Friday. And isa rin sa nakikita ko mga chika, yun nga, no? Yung Wheel of Death, na hindi basta-basta yun mga chika, mala circus din yun. At feeling ko marami rin silang tinamo, ano, na accidents diyan, mini accidents na hindi na lang siguro nila na mention. Kasi habang tinitignan ko mga chika yung stunt na yun, yung nagpapaikot-ikot sila doon, kinakabahan din ako eh, kasi isang pagkakamali lang diyan mga chika, pwede talaga silang ma-accidente. Eh. Dahil diyan ano, ay congratulations din sa team ni na Jong, Jackie and Shian for placing number 2 sa Magpasika 2024. And of course mga chika, no, ang ating top 3 ang team naman ni Ann Curtis, ni Jugs at ni Teddy. Kung kahapon mga chika sa ranking ko ano, eh pangatlo din to kung natatandaan nyo. So tamang-tama talaga yung mga nirang ko mga chika, parang na-predict ko eh. So dito naman ano, sa team ni nila Ann, Team Thursday, bukod sa sumakto mga kachika sa araw ng anniversary ng It's Showtime, yung kanilang performance, yung mapipil mo rito ay yung good vibes, may pagka-comedy siya. Of course, dahil nandyan si Jugs tsaka si Teddy. Tsaka mga chika, si Ann Curtis, hindi biro ah, yung ginawa niya ring stunt na kahit hindi siya masyadong nakapag-practice. Umakyat siya sa isang bakal na umiikot-ikot. At yung costume nila mga chika, malaking factor din yan. Talagang ginastusan. Diba yung parang may mga salamin sila na suot-suot sa, ano, sa damit? So napakalaking factor yan. And of course, yung ginawa rin ni Jugs tsaka ni Teddy na pag-gitara, electric guitar yata yun mga chika, na we all know na yan din yung linya nila, dyan sila expert. Kagaya ni Jong tsaka ni Jackie, expert sila sa pagsayaw. So yun ang atake nila kung sila ay nagperform. So si Jugs and Teddy mga chika sa paggigitara, sa pagkanta, kaya dun yung atake nila. Talagang ipinakita nila sa lahat na yun yung ipe-perform nila dahil doon sila may malaking chance ang manalo. So para dyan mga chika sa Team Thursday, congratulations din, and they deserve the third place. Tamang-tama lang talaga na sila mga chika yung nilagay sa ganyang posisyon. And of course, para naman doon sa team ni na Vice Ganda, Team Monday and Team Wednesday, team naman ni Bong Navarro. Okay lang yan. Kumbaga, kahit naman hindi kayo nakapasok sa first, second, and third position, okay din naman yung mga performances nila. No? Kumbaga, para sa akin, they still have the, you know, opportunity to win. Nagkataon lang talaga na magagaling, ano? Yung team ni Kimi, yung team ni Jong, and team ni Ann. Pero malay natin mga chika, sa next year, Magpasika 2025, eh makabawi naman sila, di ba? Kaya yun lang mga chika, no? Eh naging masaya yung ating Saturday ngayon, lalo na sa mga Kim Pao fans, dahil nanalo yung manok natin mga chika. And umaasa talaga ako na sana eh napanood ni Paolo Abilino yan, ano? Habang ina-announce kanina yung pagkapanalo ni Kim Chu, dahil hindi basta-basta yung reaction ni Kimi kanina, talagang naiyak siya mga chika. And ang masaya doon ano, yung mga nanalong teams na yan, willing sila mga chika, kahit hindi pa daw nila alam kung magkano yung tatanggapin nilang papremyo. Lahat daw ng prices na financial na tinanggap nila, lahat daw yun ay idiretso nila para sa mga taong nasalanta ng Bagyong Christine. Kaya dahil nga dyan, ay malaki din ang pasasalamat ano, ng madlang people na naapektuhan nitong nakaraang bagyo. So kung kayong tatanungin ko mga chika, sa tingin nyo ba deserve ng mga teams na nanalo sa Magpasika 2024 yung mga posisyon na tinanggap nila? Diba? Yung team ni Kimi sa number 1, yung team naman ni Jong sa number 2, and yung team ni Ann sa number 3. Kung oo mga chika, ilagay nyo lang dito sa comment section. Pero mga chika, kung meron kayong mga hinanakit dahil hindi nanalo yung manok nyo or yung bet nyo, ilagay nyo lang dito mga chika kung sino yung sa tingin nyo nanalo para mapag-usapan natin. Chika Patrol signing out!